tulak mo ako doon, mamaya naman yung padogi naman, tutulak mo lang dito. Hello, hello, good day everyone, good evening, welcome to my YouTube channel, and this is Inday Pislat. So for today's video, mga kapislat, so magbibigay tayo ng sariling, magpapahayag ako ng sarili kong opinion about basta yung video ni Tony, parang idolo ko talaga siya. Iniidolo ko siya sa kanyang anyag na katalinuhan at galing sa grabe yung galing niya, mga kapislat, no, di ba? Kung makikita niyo ang galing-galing niyang umakting at saka kakaibang nilalang, kakaibang babae, napaka-sexy, no? Grabe yung paghahangad ko kay Tony Flower, Dennis Tony Flower. Pero lately lagi kong nakikita yung video niya na wait, bago tayo magpapatuloy sa mga ano ni Inday, baka naman pa-like at pa-subscribe. I-bell all nyo na rin para manotify kayo pag si Inday naka-upload. Ayun, bulol. So, madilim-dilim na. Huwag nyo nang pansinin kasi nag-aantay ako ng aking kopyo. So, by the way, babalik tayo sa aking mga sasabihin about kay aking idol na mag-ano ako ng ano tawag dito, kulambo, kasi maraming nangangagat, nik-nik, ayokong kate ako ng kate mamayang gabi. So, balik tayo sa mga topic ni Inday Pislat for today's night. So, last na upload, nakita ko sa, parang nag-ano ba yung, parang hindi siya kanais-nais. Lalo, lalo na sa mga baguhang, bagong tubo, yung bang mga kabataan, lalo na sa mga ano ngayon natin, kasi yung ano, teknolohiya natin ngayon napaka high-tech na. Pero yung ang parang sa akin ba, mga kapislat, yung bang hindi ka nais-nais panuorin sa mga bata, kailangan ng guidance na yung pag mga ganyang klase ng video, yung ba ano kasi yung ano yung video na yun, ipapakita ko dyan. Yung bang dinedemo niya yung papano yung pakikipag ano sa partner, parang ang aswa, parang sa akin lang, pasensya na po, sorry lang po, kasi yun po ang aking nakikita, parang ang aswa naman na may sarili, may anak tayong babae, madilim-dilim, so doon tayo sa anak sa no. So parang bilang isang babae, nakakawalang respeto po, di ba? No, nakikita niyo sa naapang nai-influensya mo yung mga bagong, yung mga kabataan ngayon na manood sa ganyang klaseng video. Okay, pwede naman hindi panoorin, pero hindi talaga maiwasan na makapanood yung mga bata, yung mga minor de edad. Kasi ang laswa ng dinidemo, ganun ba talaga? Pag ganun ba talaga? Kailangan ba talagang ipakita at i-demo, mapanood ng lahat, ng karamihan? So parang ang dami naman yata nilang pera, di ba? Pero pinapayagan ba talaga ni Facebook yung mga ganung klase ng content na grabe? Ang ano na sa, para sa akin, pa hindi ka nais na mapanood ng mga kabataan ng mga bagong hindi lang sa ano bang para bang itinuturo na hindi na natin, hindi naman kasi natin mapigilan, na hindi naman natin maiwasan na hindi mapanood ng mga anak natin o ng mga pamangkin natin o kung sino man yung mga minor de edad, kasi pag nasa sa social media kasi bigla na lang kasi yung magdadaan sa bawat news feed ng bawat isa. So itong ang pangit lang kasi, no ba? Ang hinahangaan mo yung isang tao, tapos makikita mo na ganun yung ginagawa na tao, nakakawalang respeto sa sarili, or pag ikaw ay isang babae, parang ang hindi siya magandang, hindi siya kaaya-aya, hindi siya, parang sa akin ang laswa ng ginagawa, bakit po ba ganun? So sige, pwede naman i-skip,
pero makikita at makikita pa rin ang manunod kasi hindi talaga natin maiwasan kahit ano na may makakapanood talaga na ano mga minor de edad. May isa pa doon na yung buntis na nagkaano sila ba nagdi-demo kasama din nila yun kasama din isang kasamahan din nila ang laswa talaga ang ipapakita ko saglit para hindi ako maano ni Lolo YouTube. So mga ganong klase pwede pala yun ipalag yung mga ganon, di ba? Ang ano nila no, ang daming na nilang pera, ang dami na nilang mga sponsor, pero yung mga ano nila, yung mga director na or nagpapagawa sa kanila or mga ganun. Grabe naman oh, ang pangit kasi sa social media mo. Pwede naman sa mga ganun talaga, hindi natin maiwasan na kailangan din ng mga lalo na yun natin ng dagdag na kaalaman. Pero sumusubra naman yata yung kaalaman na ibinahagi nila sa social media sa pamamagitan ng kanilang pagdemo na basta wala, hindi siya kaaya-ayang tingnan, hindi nakakawala ng respeto. Iniidolo ko talaga yan dati pa pag napapanood ko ako siya kasi nagagandahan ako sa kanyang mukha. Ayun bang pag pinagawa na yung ano niya, di ba? Yung kanyang lips, nagagandahan ako kasi ang kapal, nagagandahan ako sa kanya. Tapos nagagandahan ako sa kanya kasi ang haba-haba ng kanyang buhok na imintin niya talaga ganito pag may pera. Tapos isa pa yung inaano ko sa kanya, nagagandahan ako lalo kasi yung kanyang kuwet, ang ganda, di ba? Pag naglalakad siya, umaalog-alog siya lang ako, di ba? Tapos makita mo na yung iniidolo mong isang tao na ganun yung post, o sige ganun, sabihin na natin na tabako lang, walang personalan, pero marami pong makakakita na minor de edad, nakakawalang galang talaga. Parang di ba pag magulang na tayo, kailangan nating ipaunawa sa ating mga anak at ipaintindi ang mga bagay-bagay at mga hindi dapat. Pero sa nakikita ko na dinidemo ang isang bagay na hindi dapat sa mga minor de edad or sa mga hindi pa dapat na mga anak natin or mga pamangkin natin, o di ba parang ang pangit na sa mundong ginagalawan ko, paano na lang yung mga bagong henerasyon na madarating pa, ganun na yung makikita nila. Kaya marami yung mga ano ngayon na maraming nire-rep, maraming mga pangyayaring hindi maganda kasi nakikita na sa social media ang kalaswaan ng ginagawa ng iba. Hindi siya parang pinapayagan ang mga ganung bagay, o sige trabaho lang yan, walang personalan, pero hindi natin ma ano yung isang tao na paniwalain na mga ganung bagay itama, kasi yung pag-aano sa mga bagay na yan, lalo na parte ng mag-asawa o mag-kupol, para i-ano lang yan, i-isikrito lang ba, hindi yung lantaran na nagdidemo kayo ng iyong partner. Ipaglagay na natin na malaki yung bayad at dyan kayo kumakita ng milyones, pero pag inaano nyo sa social media, parang nakakawalang ang pangit na wala na yung pag-idulo ko sa kanya sa totoo lang, kasi dati pinapanood ko siya, ayaw pang tuwang-tuwa at naaaliw talaga ako at na-inspire sa kanyang ginagawa at nag-ano ako na dapat kahit hindi man ako maging sikat, kana yung bang maging confident ako sa aking ma-improve ko yung aking pananalita, yung aking mga kilos pag ako'y humaharap na sa aking camera. Pero yung nakita ko na na yung bang parang aso ka na inaano or nakaano siya
ang pangit, ang laswa, parang hindi na siya kaaya-ayang panuuri, nakakawalang gana at nakakaano sa ano ba na yung pagdidisiplina natin sa mga bagong henerasyon o sa mga anak natin o mga yung mga bata ngayon, dapat talaga may ano na ba? Sige, sabihin na lang natin yung mga bata is pero wala pa rin eh, parang sa akin yung mga ganung klase na video, parang mga ganung klase ng trabaho, parang walang respeto sa mga babae or sa magulang. Ang yung umiiral ngayon talaga is wala, pera-pera na lang. Wala na talagang, parang hindi mo na masasabi, hindi baling sabihan ka ng kapwa mo na ganito, na mga bagay, na mga masasakit or masasamang salita, magkaroon ka lang ng maraming pera. So, ganun na ang ganun na yung sistema ng ano ngayon. Kasi, lantara na yung paggawa ng mga demo lang naman yun. Kung dinidemo ba nila yung mga ginagawa nila kung paano. Sige, pagpalibanan na maganda din yun. Dagdag kaalaman na rin sa mga hindi nakakaalam. Pero sa mga bata, sa sinabi ko paulit-ulit, sa mga bata, sa mga minor de edad, kailangan talagang, pero hindi talaga maiwasan kasi viral yun. Maraming nakapanood. Maraming nakakanood, maraming nag-share, so maaabot kung saang news feed, kung kanino-kaninong news feed, kasi viral na viral talaga yung video niya na dinidemo niya kung paano gagawin yung mga dapat gawin sa isang mag-asawa. So nawala yung pag-iidolo ko sa kanya, na okay naman na ipakita natin sa ating kapwa or sa mga manonood natin na tayo ay sexy, umaalog yung ating mga ano dyan na umaalog or lumuluwa na yung mata ng mga nanonood at nagagandahan at pinapanood at binabalik-balik panoorin ang iyong mga videos. Pero dapat sana yung may aral, hindi lang may matutunan, may lesson din, at saka yung mga makukuha yung lalo na yung mga minor de edad, di ba? So bilang isang nanay at isang babae, para sa akin yun ito po yung aking reaction sa video ng aking idol. Parang nawala yung aking, sa totoo lang nawala yung pag-iidolo ko sa kanya. So hanggang doon na lang nagtatapos ang aking mga sinasabi. Ang dami nyo na, this is my personal opinion po, pasensya na po, wala po akong intention na makapanakit ng damdamin. Ito lang po ay sarili kong opinion, at maraming salamat. This is Inday Bislat, magandang gabi, God bless.